Guys, naalala ko lang nung tapos na akong gumawa ng dough. So, ginagamit ko pala itong Panasonic. Panasonic SDP205 pag gumagawa ako ng dough. So, may mga options siya dito kung ilang minutes yung pag-roll-roll-roll ng dough mo sa loob. Ayan. Naalala ko lang nung tapos na ako lahat-lahat na i-share. So, ayan. So, yan yung ginagamit ko paggawa ng dough ko sa mga bread na binibake ko. So now, nagplan ako, nag-ano ako, since yung amo mag-sleep over daw sa hotel. So, nakakuha ako ng magandang timing para gumawa ng pandesal. So, ito yung pandesal. Gumawa ako ng dough dun sa machine. Tapos, ito yung ano. Ayan. So, ngayon, gagawa tayo ng pandesal. Let's see if, ano ang outcome. Yeah, ipapakita ko sa inyo ang ano ang outcome ng aking ginawa. Pasensya po kasi may ubo ako, kaya hindi clear ang aking boses. So, let's see. Now, i-reheat natin, i-ano natin yung temperature natin sa paggawa. So, 170... And then, time is, lagay natin 25 minutes. I-reheat, oo, sumobra. So, ayan. 25 minutes, ano ba? 22? 25. So, i-ano natin? Ayan siya, dalawang. Tapos, pagdating ng 10 minutes na lang, tsaka na lang, lagay ng ating pandesal sa loob. Ay, yung dough natin na gagawin nating pandesal. So, every time ko na nagbibig ako, puro experiment. Puro ano ba? Puro bahala na kung anong mangyayari. So, ayan sa loob. Ayan. Mamaya ko ilalagay yung aking dough. Pandesal. Guys, malapit nang mag-10. So, yan. I-ready na natin yung ating pan ay pandesal natin. Medyo tinakpan ko siya ng foil. Kasi ayaw ko siya masunog. Kasi every time na nagbe-bake ako, sunog. Ano ba yan? Kaya ngayon, may natutunan ako sa isang kaibigan. Lagyan ko siya ng foil. Para hindi sunog. Ilagay na natin. Pwede na natin ilagay. Pero hindi kaya ako masunog naman ito. Nakakatakot. So, ayan. Lagay natin. And then wait for it to be cooked. Ayan siya. So, papakita ko sa inyo ang resulta ng aking ginawa ngayong araw na ito. Kung papasaba o hindi. So, ayan po siya. Guys, tapos na. I-off muna natin. Ayan. And then, palamigin muna natin ng konti. Kasi mainit pa. Dagdag, ayun siya, hindi siya nangitim. Luto naman kaya yan. Hilaw, parang hilaw. So, let's see later. Maybe around 15 minutes or more than 15 minutes. Tsaka nalim, tanggalin sa oven. Hala, grabe guys. Oh, nangyari sa pandesal ko. Oh. Ayan. Hala. Inurot ko na siya. Tinikmat. Masarap siya, malambot. Ganda, oh. Ganda. Gamit ko na flour. Ito yung gamit ko na flour sa pag-bake ng pandesal natin. So, ayan siya. Chinese. Ano? Ayan. So, malambot kasi, malambot siya pag na-bake. Kaya gusto ko siya.